Hello guys, I'm back again. Pag-usapan natin uli ang battery ng pag-usapan natin ang battery ng Miosol. So guys, hindi na uli ako magpapatumpik-tumpik. Gusto kong i-share sa inyo kung ano yung na-experience ko dito at kung kailan talaga dapat nating palitan ang battery ng ating Miosol na Yamaha Solai. So guys, ito lang, napaka-simple lang guys. Pag halimbawa ni-start natin yung motor, so tapos nagredondo siya tapos hindi siya nagtuloy na mag-start, so isa sa bad signs. Pero hindi, bali kung halimbawa ang battery mo umaabot na ng mahigit 1 taon at ganun ang mga nangyayari, yung nagredondo siya ng 2 beses pero hindi na umi-start. Tapos nung pag-alis nyo o kinik-start mo, diba? Mali ata, wait. Once na nagredondo siya, ignition switch nyo, tapos ayaw umi-start, tapos kinik-start nyo, umandar siya. Tapos halimbawang pumunta kayo sa, or may pinuntahan kayo, pagdating naman sa, dun sa lugar na pinuntahan nyo, halimbawa, at in ignition switch nyo tapos umi-start, pagkatapos na halimbawa naka-uwi kayo ng bahay, so lumipas ang mga ilang oras at ginamit nyo ulit, siguro sabihin natin ng mga 5 oras or sabihin natin pinakamatagal na 5 oras, so tapos ayaw pa rin umi-start, nag-redondo lang tapos ayaw umi-start o kaya ayaw na talaga, automatic yun guys, bad battery ka na o dead battery ka na. So ganun kasi guys yung nangyari din sa akin. Nagtataka ako kasi mostly o yung mga dati kong paggamit talagang yung battery sa akin tumatagal, ngayon talaga yung battery ngayon maabot lang halos mahigit pagdating sa motorcycle lang guys ha. Kahit ikaw lang ang gumagamit, umaabot lang siya ng, wala ba, araw-araw ka lang namamalengke, 2 beses kang punta ng palengke, mga ang layo ng palengke, halimbawa sa bahay ninyo, mga 500 meters. So, kung ganun, wala ba, 2 beses lang, kasi ikaw lang ang gumagamit, guys, yung battery mo, mostly, may higit 1 taon lang talaga ang itinatagal niya. So guys, kung halimbawang ito, kung halimbawang ang battery ang motor mo o yung battery mo umabot na ng mahigit 1 taon, at pag ini-start mo siya, nagredondo lang ng 2 beses tapos ayaw magtuloy, so kailangan mo nang i-center stand tapos i-kickstart mo na lang. Tapos pag after niyan na umandar na or tumakbo ka na, tapos iniwanan mo yung motor, tapos nag-start siya uli ng quick start lang, one click lang, tapos nakauwi ka ng bahay, tapos after 2 hours or 5 hours tapos ayaw na uling mag-start, kailangan mo uli i-kickstart. Tapos ang pinakahuli niyan guys, ma-experience yung pag talagang sobrang dead na yung battery nyo, talagang hindi na siya mag-i-start guys. Tapos mag-start man siya kinik-start nyo tapos pinatay nyo yung makina, tapos pagkapatay ng makina i-start mo, mag-i-start siya pero iwanan mo siya ng 1 oras kung talagang malala na yung battery mo, wala pang 30 minutes. Kahit i-kickstart mo siya tapos i-start mo sa button switch mo, hindi na talaga siya mag-i-start guys. Pero pag halimbawang matagal mo siyang gamit, matagal kang tumatakbo ka, tapos nakarating ka na sa patutunguhan mo, tapos pinatay mo yung makina, tapos maya maya mga siguro mga 5 minutes or 10 minutes start mo ulit, i-push yung push button switch nyo, aandar siya kasi
nakakapag-hold pa siya ng panandali ang charge ng ba mula sa patawag dito nila sa charging system, nakakapag-hold pa siya ng ilang sandali lang, mga minutes lang. So yung battery mo. Pero pag umabot naman ng mga ilang minuto, mai-release na niya yun ng kusa. So guys, ganun ang battery natin. Talagang pag dead na, kailangan na talagang palitan. Baka kasi makapag-isip pa kayo na may iba pang sira, magpapacheck nyo pa sa mekaniko or mga electrician, gagastos lang kayo guys. Kaya tandaan nyo guys, ang battery natin, sa battery nito na Mio Yamaha Soul ay umaabot lang, naglalas lang siya na halos mahigit isang taon. So once na in-start nyo at hindi yung start, i-kickstart nyo. Pagkatapos yung i-kickstart, after 3 hours or 30 minutes, ay na uling mag-push button start, yung automatic start, added na talaga yung battery nyo guys. Kailangan ng palitan. So, kasi hindi na niya kaya mag-hold ng matagal, mag-hold ng battery, madali siyang malobat. Yun ang tinatawag naman natin sa cellphone, madaling malobat. So, pinapalit, kumbaga sa cellphone, pinapalitan na natin kagad ng battery. Halos pareho lang din ito sa motor. Diba? Pag nag-charge tayo sa cellphone, tapos full charge siya. Tapos ang nangyari maya-maya lang, lobat ka kaagad. Ganun din to. So, same lang halos ng principles. Pag dead na ang battery, wala na tayong paraan kundi palit. Kaya guys, salamat ulit sa panonood. Till next time, salamat sa Diyos.